Yon, muli magandang araw sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay November 27, 2024 at sigurado dito po sa pag-uusapan po nating balita, maghihimutok na naman ang mga DD sheets. Bakit? Yung sinasamba din nila na si Apollo Quiboloy ay ililipat na po ng kulungan. Tapos na yung pagpapasarap mo dyan sa Camp Crame, ha? Ang pinakaiba nyo lang ni Leila De Lima, si Leila De Lima ang tagal hanggang sa natapos ang kaso, diyan siya sa Camp Crame. Pero siyempre, mahirap ang nakakulong. Pero ikaw, Apollo Quiboloy, wala pang isang taon. Ito ka na, matatransfer ka na sa Pasig City Jail. Ayon po dito sa post ng GMA News sa kanilang Facebook, a court has ordered the transfer of detained Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Quiboloy, dapat Quibulok eh, no? To Pasig City Jail, according to the Philippine National Police on Wednesday. At a press briefing, PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo said that a Pasig court issued the order on November 22. Quiboloy, who calls himself as the Son of God, is currently facing a non-bailable qualified human trafficking charge under Section 4 of Republic Act number 9208 as amended before a Pasig court. Mukhang merong reunion ng dalawa. Sino yung tinutukoy ko mga tol? Di ba si Go Waping or Alice Guo nakakulong din sa Pasig City Jail? Mukhang magkakatotoo yung naiisip lagi dati. Magkakasama sa kulungan. Ito pong si Quiboloy at saka si Go Waping. Panoorin nga muna natin ang naging press conference kanina ng PNP tungkol po dyan. Instructed to assist for the patient at dadalhin po siya personally po to pag-aaral sa hospital. However, pinulak po siya ng mismo security po ni Bibisara, si Colonel Achie. Iba pala itong binigay sa akin na video. Ano? Ito, separate issue po ito. Ito po yung talagang nagre-react tayo noon. Isingit na po natin ito mga tol. Alam nyo, nung pinanood ko po yung video nung una, tungkol doon sa nangyaring komosyon sa Veterans Hospital, napansin talaga natin yun na hindi maganda yung ginawa po nung BPSG sa isang Lieutenant Colonel. At pambabastos po iyon sa uniform na lang. Wag na dun sa pulis, sa uniform po ng ating kapulisan. Pero imo, Lieutenant Colonel, tapos sasalyahin mo yung pulis? Anong uri ng uniform personnel din itong BPSG na ito? Kaya dapat yan kasuhan, at the same time, administratively charged din para matanggal sa serbisyo. Balikan natin ang tungkol po dyan, ha? Mamaya na konti yung kay Apollo Quiboloy. He was specifically instructed to assist for the patient at dadalhin po siya personally po doon sa akin sa hospital. However, pinulak po siya ng mismong security po ni Bibisara, si Colonel Achika, at we cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating pagkakas na ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, but he exercised self-restraint at hindi po kumator. But you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against Colonel Achika and others who interfered doon po sa implementation po ng orders ng Congress po. Alam niyo yung video na yon, balikan lang natin mga tola. Hanapin ko lamang kasi para hindi po tayo lumalabas na chismoso lamang. Yung video po na yon kung saan tinulak nitong tauhan ni Sara Duterte, yung BPSG niya, yung pulis, ay naniniwala ako talaga na sapat para po kasuhan yung BPSG na yon. Sandali lamang at binabalikan ko lamang yung dito ba banda yon? No, hindi dito yon. Ah, ito.
Ito yun. Ito po yung pangyayari, mga tol eh. Singit lang natin ito kasi na-play ko bigla eh. Hindi naman dapat kasama sa talakayan natin to. Focus dapat tayo kay Apollo Kibuloy. Pero na-play ko na, kaya isingit na po natin. Ito po yun. Sa video po na ito, pinilit ni Sara Duterte mula sa Veterans Hospital na i-transfer to St. Luke's itong si Attorney Zuleika Lopez. At nagkaroon po ng confrontation dito sa pagitan ng pulis na si Colonel La Chica at saka ditong si Sara Duterte. Kasi initially gusto nang ibaba nitong si Colonel La Chica yung pintuan pero humarang itong si Sara Duterte. At in the process, ganun na nga po yung nangyari. Nagkaroon sila ng sagutan, kinumpronta siya ni Sara Duterte. Tapos kinalaunan, nung nagpupumilit yung pulis na gawin yung kanyang trabaho, itinulak nito pong bodyguard na isang public officer din, isang uniform personnel din, yung ating police colonel mula po sa ating PNP. Ayan na, sandali. Ito. Yun, nakita nyo? O, yun ang kakasuhan ngayon. Kasi dito, talagang yung Colonel La Chica, iginigiit niya yung kanyang trabaho, ang pagtupad sa kanyang tungkulin. Ngunit ginamit nga nitong si Sara Duterte yung kanyang pagiging vice-presidente, kaya wala rin magawa yung Lieutenant Colonel. O, ito po, yun o. Inulak ng bodyguard. O, doon yan. Kaya sasampahan na po ng kaso yung bodyguard na yan ni Sara Duterte na I believe kung hindi man pulis, isang sundalo at qualified yun as we have heard kay Colonel Jean Fajardo. Ngayon, balik po tayo dito sa ating balitang pinag-uusapan. Ito na po yun kay Apollo Kibuloy naman. Kibuloy ordered transferred to Pasig City Jail. A court has ordered the transfer of detained Kingdom of Jesus Christ leader, Pastor Apollo Kibuloy, to Pasig City Jail, according to the Philippine National Police on Wednesday. At a press briefing, PNP spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo said that a Pasig court issued the order on November 22. Pursuant to the order issued by the RTC Pasig today po, November 27, by 4 p.m., aabangan natin mamaya yan, we expect na we will be transferring the custody of Apollo Kibuloy to Pasig City Jail. Alam niyo, marami pong matutuwa dito kasi alam naman natin na maginhawa kahit paano ang sitwasyon nitong si Apollo Kibuloy diyan po sa Camp Crame. Nag-iisa lamang siya doon po sa jail facility. E pagka nailipat na po ito diyan sa may Pasig City Jail, iba na po ang situation. Mararanasan itong si Apollo Kibuloy ngayon yung nararanasan ng mga pangkaraniwang detainee. Hanapin natin yung particular na press conference na yan ng ating Philippine National Police. At pakinggan nga natin ng buo kung ano po yung sinasabi dito. Baka may mga iba pang balita na pwede po natin pag-usapan. Pero good news po talaga yung napakinggan natin na yan. Ano? Ito, press briefing. O police po siya na naka-assign po sa QCPD. He was specifically instructed to assist po the patient. At dalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security. Nagpapasalamat tayo sa ating kapulisan sa pamunuan ng PNP ano, at hindi nila pinalagpas yung ganitong pagkakataon kasi nakakaawa po yung Lieutenant Colonel eh. Parang kinayan-kayanan lang ng kanyang underlings. Totoo naman na subordinates niya lang to eh. It happens na ito ay nasa BPSG. Maliban kung ito'y sundalo, wala silang ugnayan sa ahensya. Pero kung ito'y pulis din na nakay Sara Duterte, eh dapat marunong siyang rumespeto sa uniforme ng kanyang superior officer. Ito po ni BP Sara, si Colonel La Chica, at we cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga batas na kung ikaw ay public officer and you lay hands
against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing, but he exercised self-restraint at hindi po pumatol. But you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against... Oh, tama ka. Chris Iansen, ano? Daming nadamay sa kagagawa ni Sarah. Tapos itong Sarah Duterte, pinalalabas niya pa na siya'y biktima. Alam nyo, may nabasa ko kanina yung Psychology Today, ganun daw yung mga narcissistic ang personality. Na kahit sila yung mali, pangangatwira nang silang itama at sasabihin pang sila yung biktima. Kayo na ang humusga kung totoo yung psychological observation na yon ng iilan. Pero sa aking pananaw, malamang sa malamang, ganun ang personalidad nitong si Sarah Duterte. Colonel La Chica and others who interfered doon po sa implementation po ng orders ng Congress po. Ma'am, Maliban po sa direct assault, ma'am, ay we are studying the possible cases aside from direct assault is yung pong violation po ng Article 159, yung pong resistance and disobedience to a person's in authority or its agents po. So it is clear na supposedly ay dadalhin po. Dalawang kasong kriminal ang nag-aantay sa iyo ngayon. Ha? May pagtatanggol ka ba ngayon ni Sarah Duterte? Tingnan natin. Tapos posibilidad pa, nakasuhan ka ng administratibo at matanggal ka sa serbisyo. May written request po ang House of Representatives through the Sergeant of Arms Office sa PNP po para i-assist sila na i-implement po yung transfer from the Veterans Hospital and yet po ay there were interference at dinal instead of sa veterans po ay dinala po siya sa St. Luke's po. So obviously there are some resistance and disobedience po na nangyari po dyan na pinwersa po. Forced transfer po ang nangyari po dyan at corresponding criminal cases are being prepared by the Criminal Investigation and Detection Group against Vice President Sarah Duterte. Wow. Panibagong kaso na naman mga tol. Hindi lang doon sa pagsasalita niya ng grave threat kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Attorney Lisa at kay Speaker Martin Romualdez, mukhang pinag-aaralan na rin ng ating kapulisan ang pagsasampang ng kasong kriminal related doon sa bidyong ipinakita ko sa inyo kanina dito po sa video na ito. Ha? Makakasuhan ulit itong si Sarah Duterte. Oh, ang yayabang nyo kasi ha, hindi porket vice presidente ka is above dalo ka na. Yari ka ngayon. Oh, tuloy tayo dito sa pakikinig sa PNP press conference kanina. Her security escorts and some of her staffs po. So ang PNP po ngayon ay dinodocument po lahat ito. May mga naka-body worn cameras naman po yung ating mga police. This is precisely the reason po why our chief PNP requested the chief of staff of the Armed Forces of the Philippines for the identities of all Vice President Security Protection. Oh, sundalo pala. Hindi naman pala PNP personnel. No? Pero ang mga sundalo, naniniwala ako majority sa kanila mabait. Majority sa kanila marunong rumispeto sa uniform ng kaharap nila. Kaso lang ito nga yung sinasabi na kapag masama ang kasama mo, nagiging masama ka rin. Ganun na ganun. Masama si Sarah Duterte, kaya nagiging masama rin yung mga nakapaligid sa kanya. Group personnel who were present during the said interference po. Ma'am, yung ambulansya na yun kanina, Yes, supposedly po ay again through because of the assistance, meron pong written request ang House of Representatives. That is why nagpadala po ang PNP ng QCPD ambulance. Supposedly doon po Mamaya po ililipat alas 4 po ng hapon. Oo nga, maring Chabilleros eh. May sinabihan si Sarah Duterte na huwag kayong bakla. Ito 'yun eh, oh. I-play nga natin ulit 'to, mga tol. I-play natin ulit itong video na ito. Dito yun eh. Dito. Pans natin. Dito.
hindi ito convict. Hindi, kanina, sabihan kayo, kasi, look, dinala niya dito. Ay, ibang driver po yun. Naku, sir. Ibang driver po yun. Saludo tayo kay Kernel La Chica, no? Kasi talagang nanindigan siya kahit vice president ang kaharap niya. Yung vice president yan, ilumalabag siya sa batas. Talaga tong mga alimores ni Alipores, nitong si Tambalustay, eh, porkit vice president, above the luna. Makaraan ito, dibilya mo, ro. Ah, hindi ba si Kernel La Chica to? Eh, yun ang sabi ni Kernel, ni ano eh. I-correct nyo lang ako kung mali ah. Hindi ba Kernel La Chica pangalan nitong pulis na ito? Tingnan nga natin, tuloy natin. Itong Brigadier General eh, parang natameme kay Sara Duterte. Hindi nilang yan ng content. Hindi nilang galit at yung iniimbestigahan sa Quadcom. Sige, sige, sorry. Na-injustice na siya sa mga tao. Huwag kayong bakla. Oh, yan, no? Diba? Huwag kayong bakla. Sinabihan niya yung Brigadier General. O ngayon, ulitin natin ito. Ulitin natin, ha? Ulitin natin ito. O police po siya na naka-assign po sa QCPD. He was specifically instructed. Galing po ito sa grupo nila na yung mismong head po ng security po ni BP Sara ay tinulak yung police po natin. At hindi po ito ordinaryong police, siya po ay doctor. And he was precisely present there to assist. Doktor pa pala yun, yung tinulak na ito ni Tambalustay Sara Duterte. Ito ay yung tinulak ng bodyguard ni Tambalustay. Yung kausap ni ano ni Tambalustay, doktor pala, sandali ah. Saan ba banda yun? Saan na ba banda yun? Ito. Yun. Ah, hindi nga. Bilya, Lieutenant Colonel Bilya, ano to? Bilyamin? Hindi, Kokoy Bilyamin yung isa eh. Basta mahaba yung pangalan niya. Oh, stand corrected ha. Nagkamali ako. Ako yung nagkamali sa pagkakabanggit. Ito yung doktor. Hindi siya ordinaryong pulis. Isang doktor na tumutupad lamang sa tungkulin niya pero tinulak o sinalya ng bodyguard nitong si Sara Duterte. At dahil dyan, kaso aabuti nila. Patuloy natin pakinggan at ulitin natin ito. Please, at siguraduhin na ayan po, si Dr. Jason Villamor po, police po siya na naka-assign po. Kamali naman ako, linaw naman ang sinabi ni Colonel ni General Fajardo eh. Ulitin ko po ah, Lieutenant Colonel Villamor. Yun po yung pangalan, not La Chica. So, thank you so much mga tol sa pag-correct sa akin. Sa QCPD, he was specifically instructed to assist po the patient at dalhin po siya personally po doon sa Veterans Hospital. However, tinulak po siya
ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel La Chica, at we cannot let this pass. Si Colonel La Chica ang nagtulak doon kay Lieutenant Colonel Villamor. Yun pala. Tama ba, mga tol? Yun yung pagkakasabi ni General Pajardo eh. Ulitin natin. Hospital. However, tinulak po siya ng mismong security po ni BP Sara, si Colonel La Chica. Tinulak siya ng mismong security ni BP Sara na si Colonel La Chica. We cannot let this pass. This is obviously can qualify to a case of direct assault. In fact, pwede po itong masabi na qualified direct assault because he is also a public officer. Malinaw po sa ating mga... Kaya pala walang respeto. Kasi Colonel din. Anak ng teting na yan. Kaya pala hindi marunong rumespeto. Ang pinagkaiba nga lang nila, doktor yung isa. Pangalawa, yung ginawa niya, illegal. Yung ginagawa ni Colonel Villamor, legal. Saan nahahantong yan? Abangan natin sa mga susunod na kabanata. Mabataas na kung ikaw ay public officer and you lay hands against a agents of a person's authority whose presence there is by virtue of his performance of his official duty. He was directed to assist the patient and yet he received some cursing but he exercised self-restraint. Oh, tama ka, Lisa Santos. Yung La Chica, yun yung parating pinagbibigay ng pera ng mga tauhan ni Sara Pusit. Aabangan natin yan sa susunod na hearing kung ano ang katwiran ngayon ng La Chica. At hindi po pumatol, but you can see in the video na tinulak po siya mismo. So we will file the necessary cases against Colonel La Chica and others who interfered doon po sa implementation po ng... Kaya pala walang respeto, Colonel din. Ano? Hindi ka na nahiya. Parehas kayong Colonel, ginanun mo lang yung Colonel na doktor. Orders ng Congress po. Ma'am, ano, bukod sa direct result, ano pa po possible na... Maliban po sa direct assault, ma'am, ay we are studying the possible cases aside from direct assault is yung pong violation po ng Article 159. Yun pong... ako lang talaga yung vlogger na nagtatanong sa viewers at hindi alam ang sasabihin. Yet, nandito ka, nanonood ka sa akin. Tanga ka talaga, Inge Muse, no? No? Buti nga, hindi ko alam ang sasabihin ko kasi kung alam ko siguro ang sasabihin ko, hindi ka manonood sa akin. Resistance and disobedience to a person's in authority or its agents po. So it is clear na supposedly ay dadalhin po at may written request po ang House of Representatives through the Sergeant of Arms Office sa PNP po para i-assist sila na i-implement po yung transfer from the Veterans Hospital. Mas astig talaga yun, doktor yun eh. Di ba? Napakatalino ng mga doktor, kaya pangarap ko nga yan sa aking anak. Ayoko nang mag-abuga siya. Kasi dati, pinangarap ko maging abugada anak ko eh. Kinukondisyon ko yung isip niya sa pagiging abugado eh. Pero buti na lamang nag-decide ang anak ko na magpurso siya ng medicine. Kasi bakit? With due respect sa mga kaibigan nating abugado, ang dami ko na pong kakilalang sinungaling na abugado. Pero yung mga kaibigan natin, mga matatapat, hindi naman sila sinungaling. Pero ang dami nating kilalang sinungaling na abogado. Nandiyan si Sara Duterte, nandiyan si Rodrigo Duterte, nandiyan si Sal Panelo, nandiyan si Glenn Chong, nandiyan si Harry Roque, nandiyan si Vic Rodriguez. Diba? Pagka more than one, marami na. Anim sila na so far binilang ko. And yet po ay there were interference at dinal instead of sa veterans po ay dinala po siya sa St. Luke's po. So obviously there are some resistance and disobedience po na nangyari po diyan na pinuwersa po. Forced transfer po ang nangyari po diyan at corresponding criminal cases are being prepared by the Criminal Investigation and Detection Group against Vice President Sara Duterte, her security escorts, and some of her staffs po. So ang PNP po ngayon ay dinodocument po lahat ito. May mga naka-body-worn cameras naman po yung ating mga police. This is precisely the reason po why our chief PNP... Pwede.
Alam niyo yung sinasabi mo, Lizelle C, pwede yan, ha? Malamang yung assassin, isa sa mga close inipusit. We requested the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines for the identities of all Vice President Security Protection Group personnel who were present during the said interference po. Ma'am, yung ambulansya na yun kanina, yun ba yung private? Yes, supposedly po, because of the assistance, meron pong written request ang House of Representatives. That is why nagpadala po ang PNP ng QCP the ambulance. Supposedly, doon po isasakay si Asek Laika at si Dr. Jason Villamor po ang naatasang mag-assist. But however, hindi po nangyari yon because of interference. At dinala po siya at sinakay po sa isang private ambulance na nirentahan po nila. At yun nga, natuloy po sila sa St. Luke's. From House, sa St. Luke's unang dinala, which is supposedly sa veterans po. Tapos from St. Luke's, tsaka pala ibinalik ng BNP. After Asek Laika was discharged, naglabas po ng discharge order po ang St. Luke's at again, in compliance with the order of the House of Representatives, ay kailangan po siyang ilipat sa isang government hospital, which is precisely being done, hindi lang dito po sa kaso na ito, na normally hindi po tayo nagpapadala sa private hospital, kundi sa government owned and controlled hospitals po. So yan po yung, and if you may recall also, that entails the appearance po ni General Torre, because yung mga police po natin, junior officers po, were being ignored and disregarded po. That's precisely. Pero pagdating kay General Torre, wala silang nagawa. Di umubra yung Lachika na yun, ha? Hindi niya masasalya si General Torre. Ah, Lachika tuloy. Tama, hindi umubra yung Lachika na nagtulak kay Colonel Villamor, no? Pagka ginawa niya yung kay General Torre, ewan ko lang kung saan siya pulutin. The reason why General Torre was seen the one reading the order issued by the House of Representatives for the transfer of us. Napakatikas ni General Torre, no? Saka ang taas na rin ng respeto talaga sa kanya ng publiko. Kaya sana mabigyan ng pagkakataon itong si General Torre na maging pinuno ng Philippine National Police. Kapag ka nagkataon, gagawa ng kasaysayan si General Torre. Hindi lamang yung mga naitala niya na sa nakalipas na panahon, kung hindi ang kauna-unahan na naging Chief Philippine National Police na galing po sa Philippine National Police Academy. Kasi wala pa pong PNP chief ang nanggaling sa PNPA. Ang tagal na po ng PNPA, from 1980 pa lang yata, meron na po itong na-produce na general. Pero hanggang ngayon, nananatiling dominado ng Philippine Military Academy graduate ang pamumuno diyan po sa Philippine National Police. Tuloy po natin ang pakikinig dito, mga tol. Sec Laika Lopez from St. Luke's to Veterans sa Memorial Hospital. Grade ba na lalaki na tumulong dun sa PNP doctor natin? Yun ba si Colonel Lachika po? Yes. Kung makikita nyo po dun sa senior po natin na... Siguro ba po, we could run it back tapos it will help us to know what happened. Sino si Lachika? Hindi pwede na nabili yung work? Una, yung una. Yan po, si Dr. Police Lieutenant Colonel Ivan Villamor trying to assist for the patient at ipinulak po siya. Sino po yun? Si Colonel Lachika po. Which is the head? Yes po, siya po yung head po ng... Sip-sip ka talaga. Eh, sino ba naman ang hindi si sip-sip, mga tol? Kada withdrawal ng 32.7, tama ba yung amount? 32.7 million. Pesos. I-correct nyo ako kung mali yung sinabi ko, ha. Eh, ayon doon kay Gina Acosta, ang special disbursing officer nitong si Sara Duterte sa Office of the Vice President, dinidirekta niya ng ibigay dito kay Lachika. Kaya sisip-sip ka talaga. Ha? Ay, 125 million pesos, kabuuan po yun noong 2022. Pero, yung kada pag-withdraw, kasi apat na beses eh, kada quarter, ay nahahati po sa certain amount. Yan, tama po yun. 37 million?
32 million, whatever it is, basta malaking halaga po ang bawat halaga na ibinibigay para confidential funds daw dito kay Kernel La Chica. Ng BPSPG po. Yun ang qualified. Yes po, because again, we are studying na it can be elevated to qualified direct assault because he lay hands against a public of agents of a persons in a while in the performance is official duty po. Pero alam niyo mga tol, with due respect kay Attorney Jean Fajardo, abogada po yan, kay General Fajardo, with due respect po sa kanya, there is no such thing as qualified direct assault. Maybe si sina Attorney Rene Bueno, Attorney Claire, mas maipapaliwanag ng maayos yan eh. Kasi sa ating pagkakaalam, kung babasahin po natin ang ating revised penal code, nakalagay po dito ang sa Article 152, is it 15152? Tama ba? Andali, puntahan na lang natin mismo at hindi ko na maalala yung particular na... Hindi, Article 148, direct assaults. Wala pong qualified direct assault. Pero ang sinasabi po marahil nito pong nitong si General Fajardo ay yung circumstances falling under Article 14. Meron po kasi tayong circumstances, Article 14, na tinatawag pong aggravating circumstances. At ang aggravating circumstances po, 21 po ito. At isa po sa 21 na ito ay kung ikaw po ay isang public officer at gumawa ka po ng paglabag sa batas, yun po ay mag-aggravate ng iyong penalty. Ito po yun, oh. That advantage be taken by the offender of his public position. Diba po? Kaya, pasensya na kung kinokorek po natin yung napapakinggan po natin balita, pero uulitin lamang po natin, wala pong qualified direct assault, meron lamang po aggravating circumstances because Kernel La Chica is a public officer at ginamit niya ang kanyang pagiging public officer to commit direct assault kay Kernel Villamor. Tuloy po tayo rito mga tol. We're still waiting po ma'am yung formal communication coming from the Armed Forces of the Philippines for the identities po. Our Chief PNP formally sent a letter to our Chief of Staff requesting for the names of those BPSPG personnel who were on duty on that particular time po. I have to check po at ongoing lang po kasi yung hearing ngayon, nandun si General Torre. I cannot confirm whether isa po yun sa isasampa o yun na po yung pagsampa po ng kaso. I understand po ay we're still waiting, at least the on the part of the CIDG, they're still waiting for the identities of some of the security escorts who were present in this particular instance po. I have to check po ma'am. I have to check po muna after this po just to confirm whether or not kung yung pong presence po ng... Available? Opo, available po yun. Kasi ang direct assault po ay may kaparusahan lamang. Ito, puntahan po natin yung Article 148 ulit. May kaparusahan lamang po ito ng prison correctional. Ano? Any person or persons who without a public uprising shall employ force or intimidation for the attainment of any of the purpose enumerated in defining the crimes of rebellion and sedition or shall attack, employ, force, or seriously intimidate or resist any person in authority or any of his agents while engaged in the performance of his official duties or on occasion of such performance shall suffer the penalty of prison correctional. Prison correctional is 6 months and 1 day to 6 years lamang at yan po ay bailable. Tuloy po tayo sa pakikinig dito. QCPD personnel sa Quezon City Hall is in relation to this
to these cases po. Ang tama po ba, wala nang PNP contingent dun sa na member ng PNP? I mean, wala nang police na nagsesecure kayo. Tapuan, sana itinuloy mo yung naging police mo. Hindi po eh. Ayoko na po talaga sa Philippine National Police, mga tol. Kung napanood po ninyo yung aking maikling pagpapahayag ng dahilan, hindi nyo na po siguro ako tatanungin, Wesley Mateo. Pero for the benefit na maaring hindi nyo po napanood talaga, ulitin ko lamang ng mabilisan. Ayoko na po sa Philippine National Police nung mga panahong iyon. Mapalad po ako at ako'y naging miyembro ng kapulisan and very proud po ako for that matter. Pero dumarating talaga sa punto na meron po tayong aayawan at ang mga inaayawan ko po na yon ang naging dahilan bukod sa personal ko pang circumstances para ako po ay umalis sa PNP. Pero mataas po ang respeto ko sa ating kapulisan, sa organisasyon at hinahangad ko lagi na ang serbisyo ng ating mga kapulisan ay patuloy na makapagbigay ng maayos na pagprotekta at serbisyo sa ating mga kababayan. Ngunit, again, wala po akong pinagsisisihan. Hindi ko po pinanghihinayangan na ako po ay umalis sa PNP. In fact, blessing pa nga po ang nangyari. Dahil kung ako po ay pulis, hindi ko po ma-enjoy kung ano man yung mga ini-enjoy ko sa ngayon. At salamat po sa concern ninyo. Tuloy po tayo dito. If you remember, ma'am, last July, we recalled 75 PNP personnel detailed po sa Vice Presidential Security Protection Group because they were downloaded po sa NCRPO and we retained at least 31. However, these 31 PNP personnel detailed under BP SPD or Presidential Vice President Security Protection Division, which is under the BPSPG, ay underutilized po ito. Hindi po ito nagamit. Yung naiwan po ng 31. This is again prerogative of our Vice President. That's why they were recalled since underutilized. But yesterday po, I understand, meron po tayong pinadala additional na 24 PNCO, non-commissioned officer and one PCO. So total po ng 25 to complement po yung BPSPG po. Pero sabi niya ni Sara Duterte, hindi siya tatanggap na eh dahil wala na raw siyang pinagkakatiwalaan sa bansang ito. Anyway, mga tol, maraming salamat po sa inyong lahat at balik po tayo doon po sa pakikinig ng committee hearing dyan po sa Quadcom. Kasi naka-live po tayo doon actually. Siningit ko lamang po ito dahil po sa magandang balita, yun nga po yung pag-transfer mamaya kay Apollo Quiboloy mula sa Camp Crame Custodial Facility patungo po sa Pasig City Jail. With that, maraming salamat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe, see you always. Bye for now, mga tol.